nakaka-showbiz. Tulad ng kanyang mother na si Sharon Cuneta. May Hollywood movie na rin ang kanyang panganay na si Casey Concepcion. Matagal na ding nawala si Casey at aminado naman siyang sobra niyang namisang pag-arte. Sa kanyang post, nagpapasalamat si Casey na nabigyan siya ng opportunity na muling umarte sa kanyang first Hollywood project na Asian Persuasion. Pero iniintriga naman ng mga Marites ang aktres sa inclusion niya sa cast ng nasabing film production. Si Casey kasi ang replacement kay Tony Gonzaga na unang ikinonsidera sa importanteng role sa movie. Hirit naman ang ilang Maricon. Mas magaling daw umarte si Tony kumpara kay Casey. Pagtatanggol naman ng ilan, mas bagay daw ang papel ng isang fashionista kay Casey kesa kay Tony. Samantalang matapos magbitiw ang actress TV host na si Tony Gonzaga Soriano bilang main host ng reality TV show na Pinoy Big Brother, kinumpirma ng actress ang pag-resign sa pamamagitan lamang ng Instagram post. Hindi naman binanggit ng actress kung ano ang rason ng kanyang pagbibitiw bilang host. Sinabi naman ng pamunuan ng PBB na nirerespeto nila ang desisyon ni Tony na umalis bilang main host ng programa. Ramdam na ramdam ni Bianca Gonzalez na pumalit sa pwesto ni Tony ang suporta at pagiging pamilya nila ng mga Pinoy Big Brother. Co-host niya noong ginawa siyang main host ng reality show dahil sa pagkawala ni Tony Gonzaga. Marami ang natuwa at marami rin ang nagkaroon ng ibang reaksyon. May nagsuggest na pwedeng palitan si Tony ni Casey Concepcion ngayong magbabalik na sa linya ang aktres. Sa mga social media post, may ilan talagang nagsasabing magaling sa hosting si Casey. Minsan na rin nagkasama si Tony at Casey sa The Bus. Sa isang post ni Casey, sinabi niyang type niyang mag-host pagkatapos ng kanyang proyektong ginagawa. Kung matatandaan, dalawang beses na rin naging host ng Binibining Pilipinas si Casey. Eto naman ang komento ng mga netizen sa pilit na pinagsasabong ang political views aside, we all know who the better actress is. Boring ni Casey sa true lang. If you come to think of it, may binabagayan yung acting at itsura ni Tony. Yung acting ni Tony isa lang, real talk lang. Pati nga boses niya isa lang, tono. Na-overshadow kasi siya ng sikat niyang parents pero she is underrated actress. Casey has better grasp of the English language. Bigyan natin ng chance kasi baka umayos ang acting pag English ang language. Kahit na better actress pa si Tony, di naman bagay and believable na fashion designer siya sa US base. Sa pagsasalita pa lang and kilos, miscast na sobra. Mas mabenta lang kasi sa inyo yung kengkoy arte ni Tony. You should watch Casey's stint sa Boy Golden. She's definitely better than your Tony. Tony has proven to be a good actress, especially in comedy. Let's be fair with our judgment. Casey is very talented. She is a good singer and host. May potential. Casey has more variety when it comes to roles. Bida kontra bida, kaya niya. Di talaga bagay si Tony kasi di siya kagandahan. Diyosa naman yung face ni Casey. Kung comedy o rom-com, na Tagalog ang Asian Persuasion, baka pwede si Tony. But kung kailangan ng seryosong Inglisan, she is miscast. Casey is the better fit between Casey at Tony. Mas maganda naman talaga si Casey but pagdating sa karir, acting at mas appeal. Mas nakakaangat si Tony. Still good for Casey kasi sa kanya napunta to. Ang tagal din niyang walang project. She's a better replacement. Super nega ngayon si Tony girl. Mas bagay kay Casey ang role dahil tunay na alta siya and yes, she can deliver.